sa kanyang liham ang biglaang pagsirit ng naitalang COVID cases sa bansa. At tinayak naman ni John Law, Charles de Affairs ng US Embassy sa Maynila, na nakahanda ang embahada sa pagtulong sa sino bang nangangailangan na magkaroon ng bakuna laban sa nakamamatay na coronavirus. Samantala mga kaibigan, usapang OFW tayo pagdating sa Hong Kong, mandatory COVID-19 vaccination ng mga Hong Kong foreign workers. Abay, tumanggap po ng sari-saring komento sa ating mga Pinoy OFW. Tinayak naman po ng DOLE na binabantayan na nito ang kasalukuyang sitwasyon sa Hong Kong kasunod ng naging desisyon ng gobyerno nito na gawing mandatory ang pagbabakuna laban sa coronavirus disease sa libu-libong banyag ang manggagawa ng naturang rehiyon. Ayon naman kay Director Rolly Francia, minomonitor na raw ng DOLE ang pagpapatupad ng bagong patakaran ng mandatory vaccination sa Hong Kong. Batay aniya sa kung ano ang mangyayari sa nasabing kautusan ay gagawin umano ng hakbang ni Labor Secretary Sylvester Bellio III upang tugunan ang anumang epekto nito sa mga OFWs na nasa Hong Kong. Subali sinabi nito na posibleng magbigay ng opisyal na pahayag si Bellio sa araw tungkol sa usaping sakaling may development sa pangyayari. Kabi-kabilang binatikos naman ng mga natatanggap ng Hong Kong or kabi-kabilang batikos naman ang natatanggap ng Hong Kong dahil sa umano'y diskriminasyon sa mga Pinoy na domestic workers o household service workers sa mandatory vaccination sa rehiyon. Base sa mga ulat ng mga banyagang manggagawa sa Hong Kong ay kinakailangan magpaturok ng COVID-19 vaccine ang sino ma. Tatanggi rito ay hindi na daw makakapag-renew ng kanyang working contract. Para naman sa manggagawa na papasok pa lang sa Chinese-controlled territory, kailangan muna silang mabakunahan bago payaga makapasok. Nanawagan naman po ang karamihan po sa kasabay ng mandatory vaccination sa Hong Kong ay ang pagsasagawa rin ng mandatory testing para sa mga domestic workers na karamihan po ay mga Pilipino. Ang Hong Kong po mga kaibigan, for everybody's information, ay ika-apat po sa destinasyon ng mga OFW. Sinundan po yan mang ng Saudi, ng United Arab Emirates at maging ang Singapore. At bago pa man po ang pandemya, pumalo na sa 16,000 kada taon ng mga OFWs ang pinapadala sa Hong Kong. Ayan po mga kaibigan. Pero gusto ko rin po ipaalam sa inyo mga kapangga, for everybody's information, 13,000 po na individual sa loob ng isang buwan, ngunit bumagsak po ito. Okay? Ng 80% or 32,000 OFWs noong taong 2020. Okay. Alam niyo po mga kapangga natin, the palace recognizes Hong Kong's prerogative sa pag-roll out po ng mandatory vaccinations para sa mga foreign workers. They should also respect ang tinatawag nating karapatan ng mga OFW natin. Ito yung tinatawag nating Equal Protection Clause na di lamang po sa provision ng Philippine Bill of Rights natin. Ito ay recognized na po mga kaibigan sa International Covenant on Civil Political Rights. Kasama po dyan ang bansang Hong Kong. Having that said mga kaibigan, atin po mga kapanayam, isa ho sa mga kababayan natin, 19 years na ho siyang nasa Hong Kong. Parang ating masasabi ko naman po ay Hong Kong correspondent. Atin pong kausapin si Ma'am Regina Constantino. Ma'am Regina, good morning sa iyo. Good morning, sir. Yeah, we are heard live sa 90.3 Energy FM Dagupan at the same time coast to coast sa buong Pilipinas at buong bansa globally. Magandang umaga sa'yo, Regina. Kumusta naman ang lagay mo dyan sa Hong Kong ngayon? So far, okay naman po kami dito, sir. At okay naman, ligtas pa rin at mm-hmm. the same time. At nakapag-swab test last Saturday mm-hmm. dahil nagkaroon ng mandatory swab testing para sa lahat ng mga OFWs. Wow. Okay, na siguro naman ay nabalitaan na natin itong mandatory vaccination program ng bansang Hong Kong. Kumusta ang masabi natin ang reception sa mga kapwa natin mga OFWs na nandiyan ngayon sa Hong Kong? Yes po, initially in-announce po ng Philippine Consulate na mandatory na nga po ito, pero kahapon po nilinaw ng Hong Kong News, Filipino community dito sa Hong Kong na hindi pa po ito mandatory. Mm-hmm. So far, pinag-aaralan pa lang, plano pa lamang po ito ng Hong Kong government mm-hmm. para gawing mandatory. Mm-hmm. At kung sakali man po, iko-consider nila yung may mga health issues, may mga
sakit na hindi nila pwedeng gawin yung vaccination. So, i-consider po nila yun. Yung mga tinatawag natin na comorbidities. Yung may mga comorbidities. Opo. Ano? Sa ngayon, Regina, sa tingin mo, kasi ikaw ay bilib isa sa mga leader ng mga OFW natin dyan sa may Hong Kong. Madalas, ikaw nga yung nakikita natin, pati sa mga videos minsan, maging sa mga pictures, sa mga OFWs nangunguna. Hindi naman sila nakikipag-rally, mga kaibigan. Kadalasan po na-feature nga madalas itong grupo ni Regina Constantino. So, Regina, kumusta ang mga kababayan natin pagdating sa tinatawag nating mandatory vaccination? Sila ba ay pumapayag sa iyong asosasyon? Karamihan po ayaw kasi mm-hmm. parang discrimination nga po yun, sir. Mm-hmm. Pero so far po, yung iba nakapagpa-vaccine na po mm-hmm. at okay naman po sila. At kasi minsan po kasi yung nagiging hindrance po kasi sa pag-uwi, kahit pa sabihin mong okay ka na walang vaccine, pero pagdating ng Pilipinas, minsan kumbaga parang isang factor po ito para makauwi ka, walang hindrance para pag umuwi ka. Well, we understand yung pakiramdam ng ibang mga OFWs natin, yung mga kapwa nating Pilipino. And we hope, of course, isa rin sa mga panalangin at kagustuhan din ng palasyo ng Republika ng Pilipinas, of course, is that i-recognize siyempre ng Hong Kong yung karapatan din nating mga Pilipino kung gusto at hindi natin magpa-inoculate ng vaccination sa vaccination program or rollout ng Hong Kong. Meron bang mga threats na sinasabi kay just in case hindi ka nagpa-inject, meron ka bang mga naririnig ganito na posibleng matanggal sa trabaho or magkaroon ng penalties? Wala pa naman po, sir. Mm-hmm. Bali, parang sa ngayon, speculations pa lang po lahat. Mm-hmm. Kumbaga, wala talaga siyang batas pa sa ngayon. Mm-hmm. So ito, gusto rin din natin ipalinaw, biglang kalinawan, mga kaibigan, hindi lang ho na si single out ang mga OFWs natin, but this program of rollout program of Hong Kong will apply to all its foreign workers, para lang sa kaalaman ng lahat. So anyways, at this point siguro matatanong na kita, Regina, ikaw ba'y nakapagpa-vaccine na? Hindi pa po, sir. Mayroon bang particular na rason kung bakit hindi pa nakapag-vaccine si Regina Constantino, or may particular na inaantay na vaccine na COVID vaccine si Regina? Kasi po, sir, nagkaroon po ako ng health issues before. So if ever man nagawin pong mandatory ito, so gusto ko po muna makapagpa-general check-up to make sure na talagang free ako, para safe ako para makapagpa-vaccine. Pero kung hindi naman po siya gagawing mandatory, so far wala pa po akong plano. Sige. Isang malaking karangalan na kami ang Energy FM Dagupan, Regina, despite alam ko very hectic din ang schedule mo, lalong-lalo na dyan sa may Hong Kong. By the way, if I may ask, saang lugar sa Hong Kong ka naroon ngayon, Miss Regina Constantino? Andito po ako, sir, sa Hong Kong side. Bali, malapit po sa Central, sa mid-levels na ako nakatira. Ayan. So, any parting words sa mga kababayan natin na nakikinig? Hindi lang naman tayo napapakinggan dito sa Pangasinan, sa buong Pilipinas, but also worldwide. At siyempre sa mga kababayan natin nakikinig ngayon dyan sa Hong Kong. Regina? Sa lahat po ng mga kababayan ko, nasa sa inyo po yan, choice niyo po yan kung gusto niyo magpa-vaccine o hindi. Kung alam niyo safe po kayo, sige po, mag-undergo po kayo ng vaccination, kasi alam po natin na isa rin po itong makakatulong para tayo ay maging ligtas dito sa pandemic na ito. Pero kung ayaw niyo po magpa-vaccine at meron kayong health issues, make sure po na makapag-check up po muna kayo at okay, makapag-check up po muna kayo to make sure na safe po kayo.
they have to make them themselves, of course, protected all the time kung wala pa silang yes, vaccination. Again, maraming salamat sa iyo, Regina. Alam ko, hindi lang ako ang naka-standby para ikaw ay ma-interview sa araw na to para mapagbigyan naman po yung iba pong mga network na kausapin si Regina Constantino. Maraming salamat, Regina! Salamat po, sir. Pasensya. It's okay, Papa. Keep yourself healthy and... of course, make yourself healthy at sana sa darating na panahon eh makapag-decide ka ding makapag-vaccine, all right? Ma-inoculate ng anumang vaccination ang gusto mong gamitin. Ano? Thank you very much, Regina Constantino, okay, and be safe always. Thank you. Thank you. Ayan. Thank you. All right. International correspondent natin mga kaibigan, Hong Kong, si Regina Constantino. 9:36, let's move on pa sa atin pa hong ilang mga...